tayo ngayon sa modernong simbahan ng parokya ng Bula, General Santos City. Makikita nyo ang moderno nilang simbahan at ito ang kanilang kumbento. Wala pa kami dito kami sa Buanga 1939 mi sa Buanga gikan sa Leyte tabok kay sa Buanga pagabot sa Buanga dito mi naasay na kung papa sa Wanaganaga Margos Tubig nakadto mo dari sa Bula kuan pod pag kuman nagita ko papa kwarta kay paminiti pa uli mi og Leyte on balik na pod mo uli na mo sa Leyte akong papa mo lagi negosyo lagi nga kupras og lanot. Uh-huh. Abaka ba abaka? Abaka. Kupras. Nahina man pod kayo dito kay sige bagyo. Dito sa Leyte. Leyte magsige magka hulog na mga lubi, wala mga lubi ang abaka mga tumba. Wa kanay mahimo. Isdari na lang mo. Oh, mo to nga mo to nag-ingon siya. Hatol ka dito sa kuanting. Sa Mindanao asa dapit. Mindanao na kugigan sa una. Ya Mindanao na pod. Sa na kay panagat man. Tungod sa panagat mong nga ito sila daari. Oh, pagsorbin niya, angay man siya. Amo ito nga. Pag mama, unya namin mong apat ni mo, masirado ng klase. Kung papa, na presidente sa dili sa kapilyas na daan, ah. Na repair na, kay sa man na pag-abot na mo dire. Abot ang tupila katuwing. Kay daan naman kayo, lain na po ng pare. Mm-hmm. Kaya sa una, kung paman itong pare na mo, fashionist. Ah, fashionist pa. Sa isa ka bulan ba ito? O simana ka isang isa? Pagkahuman niya na, gibalhin nila diyan sa may baybayan, sa may sumiit. Ang kapilya. Oo, oh, kapilya. Dako na. Ah, mas dako na siya oh, sa gamay. Oh, ang nagdala ato, dili na mga fashionist, mga diocese na. Diocese na mga pare. Mga pare. Pagkahuman na na kay dugay po kayo na dili po may pagkahimu ba nag-ana-ana man ang kining bumbong yan hadlok po ang mga katawahan basig ma kusog sa hangin basig matumba na ganin yung mga iskrasya gani na transfer me sa Our Lady and Peace and Good Village tapos po dito na sa Our Lady and Peace and Good Village na JKK lang yan po me. The time will come na naging parokya na naging magbali kami na sa Sunet, Bula. Hmm. Na nahimo na yun o parokya. O na... Before, wala pa may Parish Economic Council, Parish Pastoral Council pa lang. So, pag mag-raise of fund, kami tanan, nag-alihok pati sa parang buwan ng mga youth. Ang youth lang man o nag-ano ang nag-workout sa una sa Maria Concilio Movement. During sa time ni Father Jimmy. Mm-hmm. Father Jimmy, ang among fundraising before kay ano na, Caroline. Mm-hmm. Tapos, nag-ano mi before na sports fest. Sa amateur singing contest kay mag-solicit mi then kung naay sobra dito gihapon sa parish ihatag ang kuan bali ang na kay Father Jimmy tanan ang kwarta maadto then mangayo lang mi og kanang pang expenses sa ang involved si kay PEC na wala pa na PEC parish economic council okay. Dito kay Father kuan Jana kay Father Jing ang na ano sa iya is nag-organize siya sa amoa og cooperative ang luckily wala na succeed ang cooperative kay na mismanage siya. Kay ang ipamanage niya dili kahibalo. Tapos wala po dito ayaw mangod at to kanang pakian kaulan kumbaga sa anong rago na ito dito ayaw nagpakita o kanang buwan kanang pakialam kung baga sa ano dapat rasa ko nga kay stakeholder ni dapat pakialam ni Tawi sa kanya ako out of trust wala po pinag-ano sa iya so kami po rin time na ordain ang pag-umang ko ni sa MSS Dario Lagon opo na taga-Bulaan actually kana si Father Ernie kasi doon taga-Davao na siya
niya. Diri na siya nagpuyo sa ilan ni Mrs. Lauron. Kaya umangko na siya ni Mrs. Lauron. So di pa eskwela dito sa kanya. Ato, napari na siya. So, mo po ni ang pinakamaayo nga event nga na itabo sa panahon ni Padre Chi. Ang original yun nga church is sa Zone 3. Zone 3. Oo, tapos pagka himo niya nga parokya, ang katong church, katong sa church sa Zone 3, gihimo siya na parish convent, naghimo o parish church dito sa Zone 8. Oo. Nga mo to, dito, mga pila to ka years, hantod sa na-purchase ni siya, so, gisugdan siya. Nga, dili pa ginunta to dapat nga mubalihin kay wala pa siya natapos ba, pero kay tungod sa pangunahuna ni Mr. Tan before na nga mas labing maayo nga bisag wala pa nahuman ang church dito na ta magmisa para makita sa mga tao kung unsa pa ang mga kulang, makatabang ang mga tao kung unsa ang pagduman ang simbahan. Amo din sa dili pa mi parokya attached din mi to sa Dagangas Parish. Ang nag-training din mo kaga Dagangas Church, ang unang mga madre si Sister Angela o si Sister naghatag na mong edukasyon bisan sa kanang kay primero mo aming tatipista. Pagkailan ka lang na simbahan sa una? Nag-balay-balay siya, halimbawa, ang karong adlaw ang sesyon, ako ang in-charge sa mag-sesyon anak ko na yung sa akin. At kung isang balay mag-sesyon. Sa ginig sa sesyon? Halimbawa, kanang gospel sa Sunday. Na siya ay kanang palo ni mga secrets. Pero ang imong gamit doon na kuhaan gospel sa nung dumating ako din sa bula, magulo pa kasi yan, no? Kasi it was during martial law years time, no? At saka ang bula noong panahon was the hotbed of the presence of the NPA, ganyan, no? Yung mga, not only sa mga NPA, yung mga tao din, very restive. Kasi yung at that time, height of the martial law, no? Martial law years. So, kaya, meron namang programa ang parokya at that time, pero hindi pa masyado, stable, no? Even the physical structure of the church, so wala pa yung simbahan yan, parang umpisa pa pag-construction. So, doon kami nakatira, sa old church. Which priest pa ka sa Bula, Father? Niyakot ko sa Bula, sa 2001, no po. As parish priest na manggay tulog ka tuwing na term. One term is 3 years. So sa dinako kanang akong ipadayon lang itong mga ilang himo na nagaan. It so happened na during my tour of duty sa Bula, nag-celebrate sa 25 years sa anniversary. So nag-celebrate jubilee ang Bula. So, una, daghang mga preparations ng itang himo tungkol sa importante nga milestone na sa parokya ang 25 years of simple jubilee.